iniisip mo, kailangan may firm grasp ka nung kung ano ba yung tama o mali, di ba? Kung umihi sa CR ng babae, eh ano naman, di ba? Kung ikaw, sa sarili mo, hindi ka naman niya pinapakan habang umihi siya doon, di ba? O hindi ka naman niya inihiyan sa mukha, di ba? Kung iihiyan ka niya sa mukha, pagka magpapahit, eh umiwas ka, di ba? Parang kailangan lang siguro is feeling ko, magpakatao tayong lahat, di ba? Hindi naman masama yung maging yung pagbigyan mo siya, hindi naman masama yun, hindi naman nakakababa ng pagkatao yun, di ba? Eh kung gusto niya dito umihi, pipigilan mo pa yun? At hindi naman siya nakapatay, ba? Ba't mo siya ipoposas, kasama mo umihi, di ba? So, yung mga laws na binibigay, yung mga laws na meron tayo, laws of men lang yun. Hindi naman yung sinabi na inilagay sa utak mo na ito dapat gagawin mo. Kumbaga, guide lang yon. Nasa sa'yo pa rin talaga kung susundin mo yon. So, nasa sa'yo pa rin kung ano may tama at mali, di ba? Para lang meron tayong sinusunod. Eh, ayun. At saka meron kasi, di ba, yung parang magbibihis na ng babae, tapos yung gagawa ng masama. Eh, unang-unang hindi naman gagawin yun ng transgender. Ang gagawa lang ng straight. So, hindi sa transgender yung may problema to sa straight, di ba? Kasi ba't naman gagawin ng transgender yun? I totally agree with Paolo. I think it all boils down to pagpapakatao at respeto. Yung respeto sa preferences, sa identity ng bawat isa. Simple na lang. Siguro, mas piliin na lang na umunawa, rumispeto, magmahal kaysa sa manakit. Kung alam mong makakasakit ka, makakaapang ka ng damdamin ng tao, huwag mo nang gawin, mo nang ituloy. Same lang nito. Just happy face. Oh, happy face. Happy face. Exacto. Respect. Ang pinakamahalaga lang sinabi yung respeto. So, yun na. Kung wala namang intensyon na saktan ka, gusto na naman umihi ng tao, di ba? So, huwag na natin, ano yun, papalaki ito.